Naghapon, magandang tanghali sa lahat. So ngayon, tanghali, magluto tayo ng kinamatisang manok. So bimili tayo ng 1/2 kilo na manok, tapos putol-putol na natin ito, cubes. So ganito, yan. Yan yung pagkahiwa para pumunta sa ilalim ng katawan ng manok yung kamatis. Ingat pag maghiwa para hindi masagasaan. Hindi masagasaan. Hindi masagasaan ang kutsilyo. Baka maligsan kayo. Tapos ay ito namang lamas. Pwede kayong gumamit ng sibuyas na puti at saka pwede din ng pula. So ganyan yung paghiwa. Ano yung tawag yun? Natin sa Tanggana? Serving plate. Okay, social. Tapos yung atsal, kunin natin lang yung liso kasi may bawal yun. Pwede siyang itanim. Pagkatapos, harbisin. Harbisin. Tapos ang paghihiwa ng atsal ay straight lang. Ano lang. Dapat mas mabuti yung ano, yung mas hilaw-hilaw pa na ano, hindi pa masyado pula yung atsal. Tapos, hugasan natin yung kamatis. Kasi wala pang hugas. Kasi bagong harvest yan, galing pa ilalim ng lupa. Tapos dapat yung kamatis ay yung mapulang kamatis. Siluto lang ito mga kaibigan. Anong tawag niyan? Kinamatisang manok. Ah, kinamatisang manok. Madali lang itong lutuin. Para sa mga, saan yan? Para sa mga trabante, uguma. Ano mo ano, maraming ahos kaso na ano na tayo? Naubusan na ng budget. So ganito, gamit din tayo ng chicken or pork cubes para pang palasa. Palasa. So, pagkatapos, let's start na! Gamit tayo ng kalahat. Dapat yung malinis na kalahat. Ito na. Gamitin na din ng used oil. Pwede rin daw, mas malo to. Mas malasa. Ipid sa bulsa. Huwag kayo pumili. Ba't pa sa used oil kayo? Ano lang. Oil lang ano yan. Nang? Nang mamoy. Mamoy? Tipid din yan. Ano na kung ano pag... First vlog. First vlog ko to. Sige, tapos ka doon. Gamit tayo ng ano para hindi tayo makapaso. So, ang ngayon natin yung gamit is, lagay tayo ng mantika. Pagkatapos, unahin natin fried yung sibuyas. Pero, antayin natin mainit na yung mantika. Pag-brown na pwede na yung taka. Tak ba rin? Tak Bisaya? Bisaya. Yung mga Bisaya dyan, pwede na akong Bisaya. Shoutout sa mga Bisaya dyan. Bisaya food ko. Subscribe sa'yo sa... Alvin Master. Alvin Master Cooking. Master Cooking. So ipagluto tayo ngayon ni Master Alvin ng ang tawag ngayon luto mo? Kinamatisang manok. Kinamatisang manok. So I challenge you sa mga lalaki, dapat marunong kayo magluto pang mas magustuhan ni Mrs. Okay. Tama. So mainit na yung mantika natin. Okay, sige. So ilagay na natin yung sibuyas. Sibuyas. Okay, tapos, antayin natin mga 1 to 2 minutes para mas mga ano na, medyo brown na yung ano, sibuyas. Isunod natin yung garlic. Garlic. Garlic yun yung ahos. Ahos. Yun yung garlic.
mag-brown na, pwede na ilulot. Ayan, so tama na yung pagkaluto ng sibuyas. Dito naman garlic. Sunod natin yung garlic. Pahingin natin yung garlic ay maluto yung brown na siya. Huwag natin sunugin kasi pag masunog na yan, hindi na malasa. Amoy sunog na o lasang sunog na yan. So, antayin natin yung garlic na mag-brown. Kulay brown. Pagkatapos ay yung katsal or bell paper. Red bell paper. So, hindi na yung pumuti yung atsal or bell paper, red bell paper para masunog na natin yung kamatis. Yung main recipe natin is yung kamatis. At saka yung manok. Para matawag natin siya, kinamatis ng manok. So, dapat mas marami yung kamatis mo para kasi yung kamatis ay nagpapalasa sa manok. Dalawang ano. Masustansya ba yan, Mos? Masustansya ito. Ganyan, pwede na natin ilagay yung kamatis. Ganyan. Paglagay sa kamatis, dapat ay... Ganyan. Ay na din yung kamatis na ano siya, tubig. Tubig. Sabaw. So, kasi ganito na, resulta ng sabaw niya. Ito. Yun, sarap na. Pwede na natin ilagay yung manok na iniwa ito, cubes. So, ihalo lang natin upang lasa ng kamatis ay pumunta sa manok. Kanyang resulta. Tapos, takpan natin ang taklob sa kaldero. Antayin natin maluto yung manok. Tapos mga 2 to 3 minutes, kain na tingnan na natin ang manok. Kung naluto na ba o wala pa. Kain na tayo para mabusog na. 3 minutes, chef. A few moments later. Ay, check, 3 minutes na. So, pwede na natin tingnan yung manok. Okay, so, kamuti na yung manok. So, ang muna natin gawin is haluin natin. Haluin natin yung manok. Pagkatapos, maglagay tayo ng 1 cup of water. Tapos ay ilagay natin yung paminta at saka chicken or pork cubes. Ganyan. So halo po si tapos maglagay tayo ng asin, kaunting asin. Tapos takpan natin ulit at saka hintayin natin kumulo yung tubig. Ilang minutes? 3 to 4 minutes. Habang baba kasi mas mabuti yung maluto yung manok. Papa, maluto, mas masarap. Mas masarap yun. So 3 minutes? 3 minutes. A few moments later. Check na, 3 minutes na. Tingnan natin ulit yung maluto natin. Okay, kumulo na yung tubig. Pagkatapos natin is, tingnan natin kung yung sabaw niya is malapot na. Okay. Pwede na itong ihain sa serving plate. Pero, si Master Chip. Ayun. Okay. Dito na yun po yung resulta ng kinamatis sa manok. Kita-kita natin yung sabaw niya is malapot. Malapot na kasi kain-kainin na. Absorb na yung kamatis. So ang sabaw nito is kamatis lang. So yung kamatis. A few moments later. Kain muna kami, no? Ako si Master Chip Alvin, subscribe nyo si Lenlin Suga, si Libby, si Bill, subscribe at pati na rin sa akin editor, director. So,
maya upload ko. So edit mo. Po sa aming videographer si Sir Johnny, Sir Johnny. Sir Master Chief. Sabi na ko mukhaon na. Gamit tayo ng charati nito. Gamit tayo ng cubes na manok. Tapos lagyan mo ng sabaw. Ayan, masarap na. Masarap ng ulam. So ganyan lang, simple-simple pagkaluto lang. Sarap talaga yung ginamatisang manok. Tayo din yung magluto rin sa bahay nyo. Super sarap! Sarap! First time vlogger.